congrats sa Philippines. Meron tayong 2-time gold medalist sa Paris, France. First time. Si Kaloy, Mr. Kondo. Si ano? Yulo. Si, Mr. 35M Kondo. Pero well-earned yun. Oo. Kasi ba naman dekada, no? Na since bata siya. Eight? Yata. Ano naman? Start sa Milo, diba? Deserve naman talaga niya. Ano naman? Ikaw ba, ilang dekada ka magta-training? Tapos wala tsaka ano, sumugal siya eh. Parang sinugal? Kumbaga, commitment yun eh, since bata ka. Parang... Na hindi mo naman sure kung saan papunta yun. No. Diba? Do or die ka na. Pero diba ano, graduate naman din siya ng... Graduate din siya. Sinabay naman yung pag-aaral niya. Pero syempre, majority of your life, training yun. Pero may muscles niya, oh. Oo. Sa ginusto niya talaga yun. Kasi since the very beginning daw na inintroduce sa kanya yung sport, talagang ano, yun yung pinush niya. Nagustuhan talaga niya. Oo. Hindi siya persado nung magulang, kabaliktaran nga. Then, context lang din sa sports scene ng Philippines regarding sa Olympics. Noong 2020 or 2021, kasi na-delay nga, pero Tokyo Olympics 2020 yun, na naganap ng 2021 dahil sa alam na natin. Ang first ever Olympic gold medalist ay si Heidelin Diaz. Weightlifting, no? Then, before nga noon, as mentioned kanina, silver lang ang pinakamataas na nakuha natin noon. Attributable kay Onyok Velasco na Philippine boxer. Yes. Then ngayon, parang nung una, nung gabi na unang gold medal niya, no, ah, galing. Tapos gulat yung lahat na nung pangalawa na. Back to back. Uy, parang, uy, pati yung mega world nagulat. Tama na. Baka ulogin na kami. Para pa nagpangatlong gold chill show. Lang po. Pero hindi, ano, well deserved. Ano yun eh, yun na yung resulta ng training niya at dedication niya sa craft. And sana nga, ito yung mag-inspire sa mga atleta natin na kumuha pa ng gold eh, di ba? Para naging, sana maging snowball effect siya. Na, okay, ngayon this past 5 years, within this five years, tatlo ng gold natin. What if the next 10 years maging 20, maging 40, di ba? Para sa mga ibang countries. Ang nakaka-inspire din doon, pero hindi nga inspiration eh. Medyo nakakatakot yung ano. Yung bigat na ano. So parang ang record to beat is to have at least 2 gold medal. So dapat 3. Ano siya? Double-edged sword? Oo. Kasi ikaw nga, pag naka-achieve ka, great. Pero yung kung dapat may ano, may ulitin, yun yung parang standard. Pero huwag naman sana mangyari. Kaso, pag may nakabit noon, kunyari nakatatlong gold. Oh, okay. Pero siya, di na yung standard niyo, yung tablo na. Mas mataas na. Mas mataas ang pataas. So, hindi pa ano rin siya. Na parang ginagawa siyang inspiration din. I have to work harder and push harder. Pero you can't deny the pressure. No. Iba. Lalo na kung may nilalagay na pera dyan. Siyempre, sponsorship. Kailangan, sponsor ang ita. Pero may i-achieve kang ganito. Pero ang maganda rin doon, na open na siguro yung gate na, uy, yung gymnastics, hindi lang ano yan, for flashy moves, ganun. Talagang ano yan, pang world stage na sport yan. Grabe, kung kitita niya yung hulma ng katawan ni, ano, Kaloy Yulo, parang bato eh. Bato. Pero magaan na bato. Flexible pa, no? Kasi gulat nga ako, kagabi ko lang nalaman, 4'11 pala siya. Along with gulat din ako eh. 4'11 din pala. Parang ano, naging advantageous yung size niya. Kasi mas maliit, mas maliit yung air resistance. Mas makakaikot ka sa air. Yung ikot niya nung ano, yung winning goal niya. Okay, parang, hindi ko ma-imagine. Ako pag gagawa nun, parang mahuhulog na lang ako. Hindi, tsaka yung ano niya. I mean, hindi ko sinasabing kaya madaling bumatak katawan niya. Pero mas compacted niya yung katawan niya. Kasi nga, given na maliit siya, mas compressed yung katawan niya. So, kita mo yung definition talaga eh. Ang ganda eh. Pero, bakit nga ba na-topic si Carlos Yulo ngayon? Di ba, kunwari si Heidelin Diaz nagka-gold medal. Ang pinag-uusapan lang is, uy, nakakuha na tayong gold medal. Dahil kay Heidelin. Yun lang, wala na siyang ibang controversy. Pero ito, sobrang controversial nung pagkapanalo. May ano mo eh, may sumingit eh. May umiepal. I mean, to be fair, walang mangyayaring ganito kung wala lang sumingit eh. Wala. Swabi lang. Kasi parang congrats, okay na. Okay na, okay. Two golds, ulit. Ulit, tas dami pa niyang cash incentives, sponsorships. Tas may umepal. May umepal. Ano? Depende sa story. Depende sa story. Kasi may mga version yung iba, may version din si Kaloy, saka yung girlfriend. May sariling version din ng mga netizen.
Hindi ko ba kung ano yung may papaniwalaan na totoo lang. Pero yun, for context, for the longest time kasi na naging athlete si Kaloy, ang issue daw nito ay sa kanyang parents, especially dun sa mother. Ang parang background story na nabubuo ko based dun sa mga info na kumakalat, parang hindi gaano kapabor noon yung nanay niya na pumasok sa gymnastics yung anak niya, kasi first of all sinasabi nila feminine sport daw, pero para sa akin hindi naman feminine sport ang gymnastics. Kung ballet, sige. Pero kung gymnastics, actually ang ballet hindi rin eh. Hindi, pero I guess hindi, syempre, okay. For example, wala pa yata nakita nagbabaray na. Wala pa sa ngayon, bihira. Bihira pa. Pero meron pag yung mga yung mga play na may ballet, mga stage play na may ballet required. May mga lalaki dun, no? Yung mga nag-act. Yung mga nutcracker, gano'n. To begin with, society lang naman na nag-declare with kung feminine mo o masculine yung sport. Pero kung pero natin yung face value, gymnastic, pwede pang, pero yun, I mean, nakita mo perform both agad. Yung sa mga lumang tao or lumang mag-isip na tao, gano'n. Then yun, moving forward dun sa issue nung nanay, ang weird part dun, parang nagkaroon nga ng rift between Kaloy and yung sa nanay, na ang pinapalabas ng nanay ngayon dun sa isang pinaka-recent interview nga, kasalanan daw nung girlfriend ni Kaloy. Parang nag-iba na daw. Hindi, nilalayo sa pamilya. Kasi parang ang pinapalabas ng nanay, mababaw lang daw yung away. Tapos nung parang pumagit na yung girlfriend, doon na parang lumayo yung loob ni Kaloy. Tapos may issue pa about sa pera, ganun, ganyan. Then yung mga kapatid ni Kaloy, gymnast din. Yung isang babae, saka isang lalaki. Na yun yung sinusuportahan nung nanay. To the point din na yung medyo malalim daw ata yung away ni Kaloy sa kanong nanay. Nung yung isang game na natalo si Kaloy sa Japanese team, sa Japanese gymnast. Ito ang Olympics din. Kinongratulate ng nanay yung Japan. Japan pa rin daw talaga yung malakas. Parang bastos eh. Tapos after nun, yun yung nanalo na nung isang gold. So parang inaasar na nung mga netizens yung nanay. Binatikos talaga yun. Tapos na double medal pa, gold medal. Yung pangalawa, yun. So nandun na yung parang issue na yun na yung bumaboses yung mga netizens eh. Siyempre yung mga mas bata-batang demographic. Grabe naman yung nanay, hindi suportahan yung anak, ganito, ganyan. Tapos yung iba, piniperahan pa nga daw nung yung mga unang issue nila. Tapos yung other side naman, yung mga matatanda, wala ka dyan kung wala yung magulang mo. Kahit galit yung magulang mo sa'yo, respetuhin mo pa rin, blah, blah, blah. Old school yun. Shit. Masa lang old school na yun. Wala ka sa mundo kung wala yung nanay mo. Pero ang tanong kasi, utang na loob mo ba sa magulang mo na binuo ka on the first place? Sa parang obligation ba nila sa'yo? Ganun. Parang yun yung naglalaban na principles. Ano to answer that? Hindi dapat eh. Tsaka, parang sinusumbat ng magulang. Hindi dapat eh. Tsaka katawan ni, alas yan ah, yung power ni, ano yan eh. Kaloy yun eh. Parang kung ano yung kinaya ng katawan niya na gawin lahat yun, sa kanya yun. Hindi, hindi ko lang di kasi gets yung bakit kailangan maging thankful nung anak sa magulang niya dahil binuo siya sa mundong to, but then at the same time, reality hits na hindi naman madali mabuhay. Pero nandun yung ano, na nandun yung sigurong morally correct na dapat maging thankful ka. Pero hindi dapat ini-enforce yun ng magulang doon sa bata. Kasi mas lang lalayo yung bata. Kasi lang laging recurring na tanong dyan, gusto ba nung bata na mabuo siya on the first place? Tapos ngayon parang binabala pang sumbat yung binuo kita, kaya dapat magpasalamat ka sa akin. Pero may rebat ang maraming magulang na ganyan. Ano? Ang rebat nila madalas, parang gagamitin nila yung nag-suffer sila all throughout your childhood. Pagtanda. Mula bata hanggang pagtanda. Nag-aral mo, pinakain mo, binuhay mo. Responsibility na yun. Oo, pero marami akong kilala magulang, yun ang rebat. Ganun ang rebat. Ikaw? Bakit hindi na lang maging fair, no? Na syempre, pag ano, kapag magulang, obligation nila yun. Oo. No ifs or buts yun. Pero at the same time, dapat as anak, maging grateful, pero kung mali yung ginagawa sa'yo ng magulang mo, wala kang magagawa doon, ugali yun eh. Lagi ko nang sinasabi, paulit-ulit, hindi mo makokontrol ang ugali ng isang tao. Kung may ano, kung may misunderstanding, siguro ano, i-settle nila amicably yung ano. In private na lang din actually. Kasi family matters.
alam mo, mali nung nanay eh. Mm. Bakit kailangan pa niya mag-post dun sa awat sa Japan? Mm. Doon nagalit yung mga tao. Oo eh. Doon nag-spark eh, di ba? Mm. Bakit, kung galit siya sa anak niya, bakit kailangan pa niya magparinig sa soap? Mm. Bumalik tuloy sa kanya. Hindi ba enough yung alam nung anak niya na galit sa kanya yung nanay niya? Eh, pero ano rin yan, double-edged sword na yan. Sige, nagparinig siya. Pero tinan mo, nagdalawang gold. Anong nangyari? Pinamukha kang tanga sa social media tuloy. Mas mukha, talo ka ngayon. Kung gagamitin mo yung argument ng matatanda, anak mo yan, bakit mo ginaganyan? So parang yung sa argument nila, magulang mo yan, bakit mo? Balik sa kanila ngayon. Ayun din eh. Nagpakain din yung nanay niya Ayun, yung lagi rin sinasabi ng mga matatanda, ikaw yung nakakatanda, ikaw yung nakakaintindi, ikaw dapat yung umunawa. Eh, balik din nga sa mga matatanda. Diba? Funny lang. Parang napaka-ironic.